Magandang umaga po sa ating lahat and welcome po sa ating press conference ngayong 13 ng Setyembre 2024. Kaugnay pa rin po ng ating binabantayang bagyo na may international name na Bibingka. Ako po si Bernard Punsalan ng Public Information Unit at samahan niyo po ako sa susunod na isang oras habang ating inantabayanan yung ilan sa mga updates, ngayon din sa iba pang mga impormasyon na ipaabot sa atin ng ating ahensya DOST Pag-asa. And we are also being joined by our key officials from the DOST Pag-asa, headed by our Administrator Dr. Nathaniel Servando, Dr. Marcelino Villaferte, our Deputy Administrator for Research and Development, ngayon din po ang ating mga Division OICs, si Engineer Ronimel Canillo ng Weather Division and Engineer Sheila Schneider ng Hydrometeorology Division. So wag na po natin patagalin. Umpisahan po natin ang ating pulong balitaan sa pamamagitan ng maikling mensahe mula sa ating Administrator, Dr. Nathaniel T. Servando. Magandang umaga po sa ating lahat. Kami po ay nagpapasalamat sa ating mga kaibigan sa media na nag-attend ng press-con sa umagang ito. Kasama rin po natin ang ibang mga kasama namin sa Pag-asa at of course those who are attending online. Magandang umaga sa ating lahat. We call this conference dahil nga po sa bagyong si may international name na Bibingka. Kaninang umaga, 1 hour ago, ay nag-weaken ang dating severe tropical storm na si Bibingka. Sa kasalukuyan, ito ay naging storm na. Ito ay patuloy na kumikilos patungong southern part ng Japan. At inaasahan natin na mamayang gabi ito ay papasok sa Philippine Area of Responsibility. Sandali lamang at inaasahan din natin ito ay lalabas kagad dahil papasok siya sa may northeastern boundary ng ating Philippine Area of Responsibility. Now, ang magiging focus ng ating mga warning sa ngayon ay ang mga hazards at risks na dala ng bagyong Bibingka bagamat napakalayo sa ating mga kalupaan. Subalit ito ay magbibigay ng mga malalakas na papag-ulan dulot ng habagat na pinag-ibayo nitong bagyong Bibingka na makakaapekto sa maraming area sa ating bansa, lalong-lalo na sa Mimaropa, Southern Luzon, Western Visayas kasama na ang Negros Island at mga areas sa Mindanao, particularly sa western part ng Mindanao. Dahil sa inasahang moderate to heavy rains simula ngayong araw. At of course, pinapayuhan natin ang ating mga kababayan na maging alerto, no, sa mga panganib, no, dulot ng patuloy-tuloy na mga malakas pag-ulan at of course, pagbaha, landslide, no, na maaring mangyayari. Hindi nakataas ang gale warning dahil malayo ang bagyo, kaya pinapayuhan natin ang ating mga kababayan, lalong-lalo na ang pumapalaot o pangmangisda na maging alerto, no, dahil inaasahan natin na malalakas ang mga alon, lalong-lalo na sa Kabisayaan. Ang detalye ay ibigay ng ating kasamahang si Ms. Glyza, one of the senior forecasters ng Pag-asa. Kung ano ang inaasahan natin in the coming days dahil we're moving towards the weekend, kung ano ang magiging kalagayan, no, ng panahon, hindi lamang, no, sa mga areas na na-mention ko kanina, maging dito sa Metro Manila dahil inaasahan natin na mag-uulan dahil sa bagat starting tonight and early morning tomorrow. Once again, magandang umaga sa ating lahat. Thank you very much, Dr. Nathaniel Servando, Administrator po ng DOST Pag-asa.
At para po sa ating update hinggil sa ating binabantayang bagyo, ay makakasama natin ang isa sa mga senior weather specialists ng Weather Division, none other than Miss Maria Ana Glyza G. Esculiar. Magandang umaga po sa lahat po ng nakatutok po sa atin at sa kasamahan po natin sa media, nakaagapay po natin sa pagbibigay ng impormasyon sa publiko. Ito po ngayon ang latest sa Tropical Storm Bibingka o international name Bibingka na maaring maging Ferdy pagpasok po nito ng Philippine Area of Responsibility. So, gaya po ng sinabi ni Dr. Servando, kanina pong alas 8 ng umaga ay humina po ang bagyong Bibingka. Ito po ay isang tropical storm sa ngayon. From severe tropical storm ay humina po ito into tropical storm category. So, huling namataan po ang lokasyon ng bagyong Bibingka na nasa labas pa rin ng Philippine Area of Responsibility, 1,500 kilometer east ng extreme northern Luzon. So, kung mapapansin niyo po, ito po yung Batanes. Halos lagpas na po siya sa east po ng Batanes. So, konting-konti na lang po ay hindi na sana siya papasok ng Philippine Area of Responsibility. Pero base po sa ating track po ay sasaglit po ito sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. So, taglay po nito ngayon ang lakas na hangin na 85 km per hour malapit sa gitna at bugso naman ang hangin na umaabot hanggang 105 km per hour. Inaasahang kikilos po ito north-northwestward at ito po ay may bilis na 20 km per hour. So, ito po ang track po ng Tropical Storm Bibingka. Kung mapapansin po natin, inaasahan po natin na makakapasok po ito ng Philippine Area of Responsibility either ngayong hapon at lalabas rin po ng gabi. Pero kung papasok naman po ito mamayang gabi, ay lalabas din po ng madaling araw bukas. Ito po ay inaasahang bago pumasok ng Philippine Area of Responsibility ay mananatiling tropical storm, ngunit paglabas po nito ay saka po ulit siya magiging severe tropical storm. Ngunit hindi pa rin po natin inaalis na maaring mag-weekend po siya eventually. So hindi po natin nirurule out yung possibility na mag-weekend siya. So gaya po ng nauna kong nabanggit, pwede siyang mag-severe tropical storm pa rin paglabas ng Philippine Area of Responsibility sa saglit niyang pagpasok at pwede rin po niyang ma-reach ang typhoon category sa East China Sea. So, eto, ano pong ini-expect mo natin? Dahil saglit lang naman po ang pagpasok ng Philippine Area of Responsibility ng bagyong Bibingka, ang binibigyan po natin ng emphasis dito ay ang Southwest monsoon na habagat na maari po niyang ma-enhance. So sa kasalukuyan po ay patuloy na po ang mga pag-uulan dito po sa malaking bahagi po ng ating bansa, ang Southern Luzon, Visayas at Mindanao. So ano pa po ba ang mga areas na ini-expect natin na for today and for the next three days ay magkakaroon po ng mga significant rainfall na maaaring pong magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. So ngayong araw po hanggang bukas nang tanghali ay maaari pong magkaroon ng matitinding pag-ulan sa Memaropa, Western Visayas, Sorsogon, Masbate at Negros Occidental. Katamtaman hanggang sa malakas na pag-ulan naman po sa Zambales, Bataan, Metro Manila, Calabarzon, nalalaming bahagi ng Bicol Region, the rest of Visayas, Misamis Occidental, Zamboanga del Norte, Lanao del Norte, Lanao del Sur, Maguindanao, Sultan Kudarat at Sarangani. Bukas na po, naman po ng tanghali hanggang sa Sunday po ng tanghali, inaasahan po na matindi pa rin po ang mga pag-ulan sa Memaropa, Aklan at Antique. Katamtaman hanggang sa malakas na mga pag-ulan naman po ang inaasahan sa Bicol Region, Negros Island Region at nalalabing bahagi ng Western Visayas. Samantala, Sunday naman po ng tanghali hanggang Monday ng tanghali, ay inaasahan pa rin po ang matinding mga pag-ulan sa Occidental Mindoro, northern portion ng Palawan, Aklan at Antique. Katamtaman hanggang sa malalakas na pag-ulan naman po ang inaasahan sa southern portion ng Quezon, nalalabing bahagi ng Memaropa,
Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Masbate, Negros Occidental at nalalabing bahagi ng Western Visayas. Wala po tayong nakataas na gale warning sa ngayon pero ang seaboards po na Eastern Seaboard ng Luzon ay moderate to rough, pati po ang seaboards ng Visayas at Mindanao. Ano pong implication po niyan? So, inuulit po namin yung ating mga kababayan na gumagamit lamang po na maliliit, yung parang kasya lang po ang isa hanggang dalawang taong maliliit na bangka. Kung pwede po, wag na po silang pumalaot dahil mapanganib na po kahit wala pong gale warning. At saka sa magulang po, wag na pong payagan yung ating mga anak na maligo po sa dagat dahil mapanganib din po ang ganitong kondisyon sa paglalangoy po o paliligo po sa dagat. So ito po ang na-observe nating rainfall with the for the past 24 hours. Pinaka-mataas po ang ulan na naitala dito po sa Coron, Palawan. Nasa 243.8 mm. At pangalawa po, San Jose Occidental Mindoro, which is also part of Memaropa, 172.9 mm. At pangatlo po, Huban, Sorsogon, 159.6 mm. Pang-apat sa Baler, Aurora, 107.5 mm. At sa Daet, Camarines Norte, na parte din po ng Bicol, kagaya ng Sorsogon, ay 107.3 millimeter. So far po, in summary, ang pinakamalalakas na ulan within the past 24 hours ay ang Bicol Region area at ang Memaropa area. So nandito po ang pinalabas ng Climatological Division na TC Threat Potential. So bukod po sa dadaang bagyo na Bibingka o yung tatawagin po nating Ferdy, pagpasok ng Philippine Area of Responsibility, may posible po pong dalawang mamuong sama ng panahon. So ano po ang implication po niyan? Medyo malaki po ang implication po niyan. Dahil ang inaasahan po nating ulan sa malaking bahagi po ng Southern Luzon, Visayas at ilang bahagi ng Mindanao, kapag may nabuo pong sama ng panahon sa silangan po ng ating bansa, imbis po na 3 to 4 days ang ulan dito po sa western part po ng Southern Luzon at Visayas at dito po sa area po ng Mindanao, ay magtutuloy-tuloy po yan hanggang 5 to 6 days kung mabuo po ang low pressure area po dito sa east po ng ating bansa. So yun po ang magiging implication sakali pong may mamuong isa pang sama ng palahon kahit po paalis na po ang bagyong Bibingka. Kaya press conference po ang ating ang PAGASA po para po sa ganitong scenario po. Dahil inaasahan po natin na lubhang tuloy-tuloy po yung mga pag-ulan dito po sa malaking bahagi po ng, lalo na sa western section po ng Southern Luzon at Visayas area. So, ito po ang latest mula po dito sa Weather Forecasting Center po ng PAGASA. Ako po si Glyza Escolar. Thank you very much, Ms. Maria Ana Glyza G. Escolar, Senior Weather Specialist ng Weather Division dito sa DOST PAGASA. Okay, so yun po yung ating updates regarding sa ating bagyong binabantayan na si Bibingka at tatawaging Ferdy pagpasok ng PAR. Ngayon naman po ay ating tunghayan ang latest updates naman hinggil sa mga binabantayan nating dams at the same time yung ating mga major river basins to be presented to us by our senior weather specialist from the Hydrometeorology Division and a duty hydrologist as well. Let us all welcome Ms. Rosalie Pagulayan. Salamat po. Magandang hapon po sa lahat. Thank you. Thank you po, Bernard. So, good morning again, everyone. So, bigay ko lang po yung hydrological updates ng ating mga dams at river basins na minomonitor po, no? So, lahat po ito, I think, very familiar na po kayo kung saan located yung ating pong mga dams. So, actually, it is within the monitored river basins that we are also monitoring. Like for ito pong Cascade Dam na Ambuclaw, Binga, and San Roque, it's within the Agno River Basin. Kaya po ang headwaters po ng Agno River Basin ay nanggagaling po sa Carr. Ang Cagayan River Basin po, loob po dyan ang tinatawag nating Magat Dam.
Yan po ay pag nagde-drain po yan towards the main Cagayan River Basin for the Pampanga River Basin, nasa upstream po niya yung Pantabangan Dam, and downstream of that, one contributory, tributaries for Pampanga River is yung Angat po. So nandito po, cascade po itong Angat, Ipo, at saka po yung Bustos Dam. And we have also Caliraya Dam in Laguna. So ito po yung current na elevation ng ating po mga reservoirs. So for Angat Dam, nasa 19445 po siya. So meron po siyang pagbaba ng 0.11 meters from its elevation yesterday na 19456. For Ipo ay 100.53, meron po siyang pagbaba ng 0.06 meters. And for La Mesa, we have an increase in elevation of 0.11 from 79.29 to 79.40. Ang Buklaw ay nasa 751.82. May pagtaas po siyang 0.11. For Binga, nasa 574.21. May pagbaba po siya ng 0.27 from its elevation yesterday. And ang San Roque po, may pagtaas po siya ng 0.51 meters from 26306 to 26357. Pantabangan, meron pong pagtaas ng 195.42 from 44.44 meters rather, from 19498 to 195.42. Ang Magat po ay may pagtaas po siya ng 1.76 meters from 18630 to 188.06. So kanina po, as of kanina, nung ito po ay na-prepare, meron po siyang bukas na 1.0 meters, a meter gate na pagbukas po ng gate. So for Caliraya, nasa 286.83, pagbaba po na 0.21 from 28704. Okay, ito po yung current elevation ng ating pong mga dam. So kanina po nung na-prepare po yung yun pong dam updates na yon, isa lamang po ang gate. Pero dahil po ina-expect natin yung pag-ulan within the next 24 hours, so nagdagdag po sila. As of 10 a.m., meron na pong dalawang gates na open with an estimated discharge of 378 cms, cubic meter per second. So as of elevation 11, kung ito po yung i-consider nating elevation na 188.21, mangangailangan na lamang po siya ng 20 millimeters na pag-ulan para po ma-reach yung 190 na elevation. So kaya po, at this time ay tinitaper off na po yung elevation kasi po para in preparation for this pag-ulan na madadagdag po doon sa elevation po ng Magat Dam. So nagdagdag po sila ng gate. So siguro ang magiging tanong nyo, kaya ba yung 378 cms along the Magat River? So base po doon sa survey na kinundak po ng Pag-asa with the Japanese consultants, so ang pinakamababa po point within the Magat River ay nasa 800 cms. So pero hindi po nangangahulugan doon ay hindi po tayo nag-warning, ano? So meron po tayong inisyo na ganito po yung situationer. So ano po yung pwedeng ma-expect ng atin pong mga kababayan for the next 24 hours. So kung may forecast rainfall po na 15.40, so most likely pwede pong ma-reach po yung pong normal high water. Kaya nga po naka-open sila ngayon, ano? So kaya po pinapayuhan natin yung atin pong mga kababayan na minsan may mga activities po along Magat River. So particularly, municipalities of Alfonso Lista, that is in Ifugao, Ramon, this is already in Isabela, Ramon, San Mateo, Aurora, Kabatuan, Luna, Reyna, Mercedes, Burgos, Naguilian, and Gamu. And from Gamu po, dyan na po magmerge yung Cagayan River Basin. So lahat po ng ating mga LGUs ay pinapayuhan po natin to be away from, pati yung mga communities po, no? So wala mo ng activities along the Magat River. So wala pa naman pong announcement ng the gate operation, but we are already on a flood precaution phase for Ambuklaw and San Roque Dam. So ito po actually, si Ambuklaw, Binga, San Roque will approximately need around 500 millimeters na pag-ulan. Pero dahil near its spilling elevation na po si Ambuklaw and Binga, so it will require only, pag ito po lamang ang kinoconsider natin, it will require only 170
millimeters, considering that ito po ay already nearing its normal high water level. So 170 millimeters na po. So naka-flood precaution po tayo dito. And for Angat, so medyo malayo pa naman po siya sa kanyang normal high water na 210. But it will require, kung ito pong event ay makakapagbigay po ng 560 millimeters na pag-ulan, it could reach the 210. Pero mababa pa naman po siya. Yan ang requirement niya. And for Pantabangan, it will require at least 260 millimeters na pag-ulan to reach its 216 meters na normal high water level. Okay. So sabi po kanina ni Ms. Glyza, no, ang binabantayan po natin not really on the impacts of this but yung southwest monsoon. Kaya po naka-up yung ating mga flood advisories. Active po ngayon yan. So ito po ay nilagay ko na po dito yung mga links para po ma-access nyo siya na mas madali. So ito po yung mga flood advisories na na-issue po natin. So ito po sa website ni Pag-asa, click lang po itong mga icons na to and you will be directed dito po sa mga flood advisories na na-issue po natin. Yung mga regional flood advisories na na-issue po natin. So nag-issue po din tayo, may inissue po yung ating Bicol River Basin Flood Forecasting and Warning Center nitong pong flood advisory number 1. So ito po yung ine-expect na mga impacts ng weather system na ito doon po sa Bicol River Basin. And with that, marami pong salamat sa inyong pakikinig. Thank you very much, Ms. Rosalie Pagulayan, ang ating on-duty forecaster and senior weather specialist from the Hydrometeorology Division. Ayan po. So ngayon po ay dumako na tayo sa ating pangalawang yugto ng ating pulong balitaan. Pero bago po yan, ay let me just acknowledge first our friends from the media who is physically present right now dito sa ating media room and joining us face-to-face sa ating press conference. Our friends from Inquirer.net, from UNTV, from ABS-CBN News, from PTV4, and many others na joining us also physically dito sa ating media room. And we also would like to acknowledge ang ating mga division chiefs who are also joining us sa audience, ang ating chief ng Climatology and Agromet Division, Ma'am Thelma Cinco, si Ma'am Shirley David, ang ating chief naman ng Research, Development, and Training Division, and of course, Engineer Lorenzo Moron, who is the chief of the National Capital Region, Pag-asa Regional Services Division, or NCR-PRSD. Ayan po. So ngayon po ay open ang ating floor for your questions. And we are also, by the way, being broadcasted simultaneously sa ating mga official Facebook and YouTube accounts. Ayan po. So, sisikapin namin na tugunan ang inyong mga katanungan. Pwede nyo pong i-key-in dito sa ating comment section ano, sa Facebook. At titingnan po natin, paparating natin sa ating mga key officials and resource speakers para masagot po ang inyong katanungan. So siguro unahin na po natin yung ating mga kaibigan na nandito ngayon sa ating media room. Kung sino pong interested magtanong. Lagi may bagyo para maramdaman yung paulan at yung habagat sa western part ng bansa. Thank you sa katanungan. Si Dr. Nathaniel Servando ang sasagot. Okay, base sa mga studies, no, kapag may mga bagyo na dumadaan, kahit na hindi landfalling, but sa may northern part ng ating bansa ng Luzon, inaasahan natin na talagang magpalakas ng habagat. So sa mga nakaraang mga bagyo, although hindi naglandfall, ay dumaan no sa may northeastern or north of Luzon. At ito ay kagaya po ni Karina, ni Inteng,
At nakita naman natin na na-enhance, no, ang habagat, no, or southwest monsoon. Although kahit na low pressure area lamang sa na-mention kanina ni Ms. Glyza, ay maaari ding mapalakas, no, ang habagat. Although in some cases in the past, although pwede rin magkaroon tayo ng habagat, but in terms of intensity and duration, kapag walang bagyo ay relatively medyo mahina. So kapag may malakas na bagyo sa may northern part ng ating bansa, inasahan din natin na malakas, maraming dalang ulan ang habagat na makaapekto dito sa may western section ng ating bansa. Western section of Luzon, Visayas, and western portion of Mindanao. Of course, kasama na ang Metro Manila. Thank you po, Dr. Servando. Baka may kasunod pong katanungan. Thank you, sir. But I guess my question was more of asking if yung habagat season ba ngayon ay drier compared sa past years? Kasi nga po, di ba, kung wala pong mga weather disturbances, wala ring habagat na nagpapaulan. Kasi in the past, even without weather disturbances, may habagat pong umaabot sa atin. Pero parang ngayon po, without any weather disturbance, parang hindi nagpaparamdam yung habagat. Si Dr. Mar siguro makadagdag, but comparatively, like for example, we have a strong habagat in 2012 and 2013, relatively mas lower ang well, basihan natin ang event ni Karina, ang habagat enhanced by Karina and Inting, ang total amount of precipitation almost, no, comparatively with 2012, no, but in terms of duration mas longer pa ang 2012 yata per event, no, but for the whole habagat season, although nandito yung mga climatologists natin, but being under ni Dr. Mar Villafuerte, probably he can add more information. Maraming salamat po, Dr. Servando, and also sa katanungan, Ariel. Kung susumahin po natin, ano, actually meron tayong assessment ng mga nakaraang pag-ulan nung July and then ng August. Nung July, actually, may mga areas tayo na nakaranas ng above normal yung kanilang rainfall condition. But that is despite nga, ano, yung sinasabi ni kasamang Ariel, na yung kung titingnan natin yung southwesterly wind flow nung July and then even nung August, may mga times actually na mahina yung yung southwesterly wind flow. And na-enhance ito typically kapag ka merong, katulad na nabanggit ni Dr. Servando, kapag ka merong dumadaan na tropical cyclone, particularly kapag ka nandun siya sa northeastern, no, medyo malayo sa landmass natin. So na-enhance niya ito. And then, kung titingnan natin, even nung August, ano, last month, nasa almost ano na tayo, halos katapusan na ng August, ay mababa pa yung mga pag-ulan natin noon sa western section ng Philippines. But nung biglang dumaan yung isang bagyo na naman, ay nakapag-contribute ito ng malakas na pag-ulan, and in just a period of a few days ay nasatisfy niya, and even some areas have reached yung above normal na rainfall condition. So tama po, ano, yung inyong punto na talagang ang nagda-drive at nagpapalakas itong ating southwesterly wind flow o itong habagat ay kapag ka meron mga tropical cyclones or mga bagyo na dumadaan typically dito sa northeastern section ng Philippines. Maraming salamat. Thank you, Dr. Marcelino Villafuerte, sa katugunan sa ating tanong. Baka may mga karagdagan pa pong questions. Good afternoon po, Rod Lagusad, PTV. Doon lang po sa nabanggit kanina na may binabantay na posibleng dalawa na mabuo na LPA, correct me if I'm wrong, after nitong paglabas po ni Ferdy or Bibingka, ito daw ay magdudulot ng pag-ulan. Anong klaseng pag-ulan yun, sir? Do we expect na maraming ulan, maraming pwedeng bain, kung wala pong pwedeng mag-enhance doon? Thank you po sa tanong. Si Ma'am Glyza Escolar po ang sasagot.
So pinakita po natin doon yung sa TC threat potential na output po ng climatological division. So pinapakita po doon na mayroong mabuong circulation o low pressure area o sama ng panahon east of the country po. So sa ngayon nakakaranas na po ng ulan dito po sa malaking bahagi ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao. So papasok po yung inaasahan po nating Ferdy at lalabas po ito habang umaakyat ang expected po kasi natin pag papalayo yung bagyo at certain proximity ay papahina po yung habagat. However, pag natuloy po yung inaasahang sama ng panahon east of Luzon, masusustain, although hindi man po ma-enhance, masusustain niya po yung pag-iral po ng habagat dito po sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Pag nangyari po ito, kahit light to moderate at mga thunderstorms lang po, thinking po na 3 to 4 days na po yung ini-expect nating pag-ulan within the area, ay tatagal po po ng hanggang dalawang araw po. May extend po hanggang dalawang araw kung matuloy po yung sama ng panahon dito po sa east of the country po. Baka pwede nating i-flash yung ano para ma-visualize din ng mga kababayan natin. Diba po ito ang ina-expect natin na si Bagyong Bibingka papasok mamaya at pwedeng lumabas bukas ng madaling araw o mamayang gabi din, depende sa pasok po niya ng Philippine Area of Responsibility. So ang ina-expect po natin, so alone for Bagyong Bibingka is 3 to 4 days na ulan, concentrated po dito sa Southern Luzon, Visayas, Mindanao, lalo na po sa western sections. However, pagpapalis po ang bibingka, ina-expect po kasi natin aakyat din po yung concentration ng rainfall in relation to the southwest monsoon dahil umaakyat nga po yung system na nag-enhance. However, kung matuloy po ang low pressure area o kung nga sakali mang mag-progress into bagyo po, pero at least low pressure area po, ang mangyayari po, mananatili po yung habagat o yung axis po ng habagat dito po sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao ng 2 hanggang 3 araw po. However, kung hindi po ito mangyari o kung hindi matuloy yung low pressure area, ay aakyat po yung concentration ng habagat dito po sa ating bansa. Pero gaya po ng binabanggit ko, mas ang likelihood po na merong magkaroon po ng circulation o low pressure area po dito ay mas mataas po sa ngayon. Thank you po sa katugunan, mga naglayo sa school year. Baka may tanong pa po, on the floor. So siguro unahin ko na muna itong question coming from our viewers sa Facebook page ng DOST Pag-asa from Philippine Events News TV Online. Hindi na ba magbabago ang takbo ng bagyo? Kasi kagabi pa lang sa Bulacan, maulan na. And gaano kalakas ang ulan nito na inaasahan? So, siguro si Dr. Nats. Yeah, base sa track na pinakita ni Glaisa kanina, hindi na maliit ang chance na magbago pa ang kanyang takbo, no? Ang kanyang behavior. Tuloy-tuloy itong kikilos, papasok ng par, and then early in the morning tomorrow ay lalabas din patungong mga islands ng southern Japan, no? Ang habagat ang nagpapadala ng mga pag-ulan. Ang habagat naman, kuminsan pabugso-bugsong pagbuhos ng moderate to heavy rains. And of course, in the afternoon, early evening, and sometimes early morning, inaasahan natin na may mga thunderstorms na biglang malakas na mga pag-ulan, but
in shorter duration, mostly 1 up to 2 hours. Ito yung kadalasan maranasan natin, no? In many parts of the country, sa mga lugar na na-mention kanina, na napiktuhan ng abagat. Kaya pinapayuhan natin ating mga kaibigan na mag-alerto, no? Sa mga posibleng mga flash floods, no? At of course, scenario na pinapakita natin na kapag sustained ang habagat dahil sa posibleng mamumuong LPA, magiging ganap na bagyo. Kapag longer na ang duration ng pag-ulan, no, hindi lamang pagbaha, but yung possibility ng landslides nandyan. Bawat lugar may specific threshold, no, kung ilang gaano kalakas o laki ang volume ng ulan na mag-trigger ng landslide. But kapag may mga pag-ulan na in the past few days, ang threshold na ito ay maaring bumaba, no? Na kahit moderate lang na pag-ulan, but it may trigger landslide. Kaya ito ang dapat nating bantayan, no? Ang hazard kapag masustain yung habagat dahil sa may kasunod pang weather disturbance. Magandang umaga. Thank you po, Dr. Nats. Yan, so hopefully na sagot po natin yung mga katanungan, no? Meron pa po mga kasunod na ilang questions, also coming from the official Facebook account ng DOST Pag-asa, from Janjan Aquino. Will this typhoon affect incoming flights tomorrow 5 o'clock in the afternoon? So, sino pong pwedeng... Opo, tomorrow afternoon. Hindi po nabanggit ko anong flights eh, pero... Ayun po. Will this typhoon affect incoming flights tomorrow 5 p.m? Ayan. Yun po yung question. Sige, Doc Nats, baka pwedeng... Although, depende ito sa nagmamanage ng ating airport, but again, wala namang direktang epekto ng bagyo sa atin. But as I mentioned, may mga possible occurrence ng thunderstorm na makaapekto sa airport operation. So, maaring may mga cancellations, no? We don't know, no? But tomorrow afternoon specific, in the afternoon, no? Normally, may mga thunderstorm afternoon and early evening, no? Possibly, yeah. Possible, yeah. But of course, we advise na makipag-coordinate siguro sa airlines or airport operation, just to be sure. Thank you po, Dr. Nathaniel Servando. Ayan. So may mga ilang tanong pa. Still coming from the official Facebook page ni DOST Pag-asa. From Ms. Bella Carriaso, ano po ang effect ng bagyo at mga pag-ulan sa palibot ng mga nag-aalburutong bulkan kagaya ng Canlaon at Mayon? Ayun po. So, with regard dito sa mga pag-uulan daw dito sa ating mga binabantayang bulkan. Ayun po. Sige, Dr. Nats. Yes, na-mention kanina ang Negros Island, Negros Occidental. Negros Occidental and of course, Negros Island as a whole ay makakaranas ng moderate to heavy rainfall. In fact, ang Negros Occidental, starting today and up to early morning tomorrow, ay kasama siya sa makakaranas ng heavy to intense rainfall. So actually, ang aming Visayas Pag-asa Regional Services Division, nakabase sa Cebu, Mactan, ay nag-issue ng special weather outlook or weather advisory specific for the Canlaon volcano and vicinity, considering na may signs, may mga signs na of possible eruption base sa report ng PBOX. And of course, kapag malakas ang mga pag-ulan nito, ay posibleng mag-trigger ng lahar flows, no? Kapag may mga volcanic materials deposit doon sa crater ng Mayon volcano. Ito'y dadaloy sa mga ilog, mga river system, na maaaring makaapekto sa mga community, particularly sa sinasabi nilang within the 4 kilometers danger zone. Kaya dapat ang mga ating mga mamamayan within or malapit
naniniraan malapit sa Canlaon ay magiging alerto, no, sa epekto ng mga malakas na pag-ulan. Okay, thank you for Dr. Nuts. May ilang pahabol pa pong question dito sa Facebook, ano. From Carlos Santiago, Sinlao. Magbubuhos din ba yung nearby dams that will go through Chico River? Ayun po yung tanong sa FB. Si galing po kay Carlos Santiago, Sinlao. Si Ma'am Sheila Schneider baka pwedeng dagdag. O si Ma'am Oye, si Ma'am Sheila na lang, sige. Okay. Sa ngayon, ang forecast rainfall naman po natin ngayon is wala naman pong nakukuha na mas malalakas na pag-ulan sa norte po, ano. So hindi naman po natin inaasahan na tataas agad po yung ilog, pero unang-una po wala po kaming monitoring then within the mga dams po na nababanggit niya within Chico River, but ang na-mention kanina is yung major dams dito sa Cagayan River, yung Magat River po, na sa ngayon po ay nag-open po ng isang gate, which is very minimal lang din po ito ang gate. Two gates po. Ayan. As of 11 a.m. Okay po. So si Ma'am Oye, baka may dadagdag. Sige. Siguro dagdagan ko po yung additional information lang po. Siguro yung mga sinasabi po ng mga dams doon ay yung mga parang where, mga run of the river, yung mga ano po, parang for irrigation purposes lang po yun. Hindi po kagaya nitong sinasabi natin na major dams na meron siyang gate, na talagang pwede po talaga siyang mag-store. Yung may mga tinatawag po natin may mga flood control component. Maaaring yung pong nasabi nung nagtatanong, ay yun pong dam kasi rin ang tawag nung iba, pero yun po ay where na hindi po siya for flood control component, but rather for irrigation purposes. Okay po, thank you Ma'am Oye sa ilang information and of course kay Ma'am Sheila Schneider kanina. Ayan. So baka may mga katanungan pa po, especially sa ating mga participants joining us face-to-face dito sa ating media room, sa ating Weather and Flood Forecasting Center. Baka may mga pahabol pa po or anything you wish to clarify or share. Si Sir Ariel Lodez, yes, from ABS. Pahabol pong question. Dito po sa Angat Dam, we are not expecting ba any significant increase po sa water level, at least this weekend? Si Ma'am Oye po. Ano po, gaya po nang nasabi ko dun sa presentation, it will need at least 560 millimeters ng pag-ulan para po ma-reach yung normal high water na 210. So ngayon po, I think hindi po naman ganun kalakas or kataas yung forecast rainfall for the Angat watershed. So anyway, yung buffer zone niya po ay almost 15, more than 15 meters. So kung magbibigay po ng almost 560 millimeters na pag-ulan, ay pwede pong ma-reach yun. So ito po yung requirement niya to reach the 560 millimeters to reach the 216. Sorry, this is 210. This is 210. Sorry po, my mistake. This is 210 for Angat. The normal high water is nasa 210 at this time of the year. 210, it will require at least 560 millimeters. Ang 216 po is the Pantabangan. So it will require 260 millimeters for this event. One time rainfall po yan na ibibigay nitong event, kung makakapagbigay po sila ng ganyan. Okay po, thank you po Ma'am Oye sa katugunan sa ating question. Ayan. So baka may mga questions po before we finally wrap up. Last call po sa ating mga participants joining us face-to-face dito sa media room and of course sa ating online platforms.
So kung wala na po, ay again, we wish to thank and acknowledge our media partners and those who are joining us online para sa kanilang mga katanungan. Kung sakaling may mga questions pa po sila or gustong i-clarify, you can always reach us sa ating operation center dito sa Pag-asa. We are open 24/7 and we can be reached through our online platforms and at the same time through telephone and sa iba pa pong mga means like sa email and many others. Ayan. So, ngayon po ay dumako na tayo sa ating pagtatapos and para po to finally wrap up our press conference this morning, let us have the closing remarks of our Deputy Administrator for Research and Development, Dr. Marcelino Q. Villaverde II. Maraming salamat, Bernard, and maraming salamat po sa mga kasama natin sa media, ano, sa pagpapaunlak po ng aming imbitasyon sa kabila ng short notice. Maraming salamat sa pagpapaabot sa ating mga kababayan, kaugnay ng impormasyon regarding dito kay may international name, no, na si Tropical Storm Bibingka, na kapag ngayong hapon ay inaasahan natin, no, either ngayong hapon hanggang mamayang gabi ay maaaring pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility. Subalit, saglit lang nating inaasahan ito, ano, within the Philippine Area of Responsibility. And by tomorrow morning or sometime around before noon ay nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility itong si Bibingka na tatawagin natin si Tropical Storm Fergie. And then pinapaalalahanan din natin, ano, na sa kabila ng ito ay mabilis lang at daglian lang nadadaan ng Philippine Area of Responsibility, yung mga pag-ulan, no, na madudulot ng pag-ibayo ng hanging habagat, particularly dito sa western section ng Luzon, ng Visayas, and some western sections of Mindanao as well, ay makakaranas ng mga pag-ulan. Ano? May mga moderate, about heavy to intense rains, again, sa Mimaropa, western Visayas, Sorsogon, Masbate, and Negros Occidental. Ngayong araw po yun, no? Inaasahan natin. And then moderate to heavy in some areas in Zambales, Bataan, Metro Manila, Calabar Zone, ilang bahagi pa ng Bicol Region, ganun din sa Visayas, at ganun din sa Misamis Occidental, Zamboanga del Norte, Lanao del Norte, Lanao del Sur, Maguindanao, Sultan Kudarat, and Sarangani. So maraming probinsya po, ano, ang pinapayuhan natin na maging alerto, particularly dito sa maaaring idulot ng mga pag-ulan, dulot nga ng pagpapaibayo ng hanging habagat nitong si Tropical Storm Bibingka na eventually itatawagin natin Ferdy kapag pumasok na ng Philippine Area of Responsibility. And then pinaghahanda rin natin ang ating mga kababayan, ano, doon sa inaasahan natin na isa pang posibleng sirkulasyon, no, isang posibleng bagyo pa, na pagkatapos nga nitong si Bibingka or si Ferdy ay maaaring mamuo, ano, sometime early next week na ipinakita ng ating kasamahan. So bibigyan po namin kayo ng mga karagdagang updates pertaining dito, lalo-lalo na kapag nakikita na natin yung sirkulasyon nito. So sana po ay maging updated po ang ating mga kasamahan, ang ating mga kababayan. Ganun din po, makinig po tayo sa mga kinauukulan, ano, sa mga kasamahan natin, sa mga DRR officers, upang nang sa gayon ay maiwasan natin ang sakuna kaugnay ng mga banta, ng pagbaha, pagguho ng lupa, dulot nga ng mga malalakas sa pag-ulan. Yun lang po, maraming salamat po again sa ating mga partners, sa media, sa pagpapaabot ng mga impormasyong ito sa ating mga kababayan. Magandang umaga po. Thank you very much, Dr. Villaverde, and that formally concludes our press conference today, 13th of September 2024. So muli po, sa ngalan po ng aking mga kasamahan sa Public Information Unit, sa Media Room, and sa ICT, ganun din sa lahat ng bumubuo ng DOST Pag-asa headed by our Administrator Dr. Nat Servando, ang aming pong taus-pusong pasasalamat for joining us this morning sa ating press con. Manatili po tayo nakaantabay sa anumang updates na ilalabas ng Pag-asa sa mga susunod na oras at mag-ingat po tayong lahat.